Hello guys, welcome back to my channel. My name is Mark and you are watching Mark Checks. And syempre guys, simulan na nga natin i-check ang mga box nila at unahin natin yung ating Batman White Knight. Makikita natin sa harap yung DC logo, pangalan ng ating figure dyan, Batman. And dito naman sa side, makikita natin DC logo pa din, pangalan ng ating figure, and syempre sa baba, from Mcfarlane Toys. Sa likod naman, makikita natin yung picture ng ating Batman White Knight. Dito naman sa baba, makikita natin yung iba pang figure ng Mcfarlane Toys. And syempre sa side guys, makikita pa rin natin yung DC logo, Batman, Batman White Knight. And syempre sa harap, makikita natin yung kabuuan ng ating figure kung saan pwede mong i-check ang kanyang condition, kung meron nga ba siyang damage, and para makapamili ka na rin na may pinakamagandang condition na iyong bibilin. Kaya guys, pabalik tayo at i-check naman natin yung box ng ating Batcycle. And syempre guys, isunod naman natin i-check ang box ng ating Batcycle. Sa harap, makikita natin yung DC logo. Sa baba niyan, yung Batcycle. And syempre sa side, ganun din guys, makikita pa rin natin yung DC logo pa rin dyan. Batcycle, Batman, Curse of the White Knight. And syempre dito guys, makikita natin from Mcfarlane Toys pa din. Dito naman sa likod, makikita natin yung picture ng ating Batman White Knight kasama ng kanyang Batcycle and iba pang figures ng Mcfarlane Toys. And dito naman sa side guys, ganun din naman, DC logo pa rin makikita natin dyan, Batcycle and Batman Curse of the White Knight. Dito naman sa harap guys, makikita natin yung kabuuan ng ating Batcycle. Kaya guys, babalik tayo kapag natanggal na natin sila sa box para ma-check na rin natin ang mga accessories na kasama nila. And guys, eto na nga pala yung mga accessories na kasama ng ating Batman White Knight figure. Makikita nyo dito guys, marami siyang accessories na kasama. And syempre, hindi pwedeng mawala dyan yung kanyang trading card na may magandang picture ng ating Batman figure. And kung gusto nyo makakita ng ilang details about sa kanya, ay makikita nyo yon sa likod. And kung gusto nyo mag-collect ng mga ganitong card, ay okay na okay din naman. Syempre, hindi pwedeng mawala dyan yung kanyang base stand na may DC logo sa baba. And magagamit nyo to guys kapag dinisplay nyo na ang inyong figure upang hindi siya matumba. Makikita nyo rin dito guys, yung iba pang accessories na kasama ng ating figure, ipapakita ko yan sa inyo mamaya isa-isa kapag tiningnan natin ang details ng ating Batman figure. Pero bago tayo mag-proceed sa details and articulation ng ating figure, kung nai-enjoy nyo ang video na ito, pwedeng-pwede nyo akong suportahan sa pamamagitan ng pagla-like and share ng video. And kung gusto nyo pang makakita ng mga ganitong video, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, Mark Checks. Thank you! At simula na nga nating i-check ang details ng ating Batman White Knight figure. Unahin natin yung kanyang head sculpt. Makikita nyo naman dito guys kung gano'ng kaganda yung pagkakagawa ng details ng ating Batman figure. Yung kanyang head sculpt, yung pagkakapaint sa kanya, yung hubog ng kanyang muka, yung kanyang ilong, and yung pagkakapaint sa kanyang mata kahit na ang lit-lit lang ng mata niya. Makikita nyo kung gano'ng kaganda ang pagkakapaint sa kanya. Kahit na yung gusot-gusot dito sa kanyang noo, makikita nyo yung details and texture niya. Solid na solid guys. Kahit naka-side or yung kanyang likod, makikita nyo kung ganong kasolid ang pagkakagawa sa head sculpt ng ating Batman figure. Sa kanyang chest naman, makikita nyo yung kanyang logo dyan. And yung texture niya, ang ganda rin ng pagkakagawa. Dito sa kanyang shoulder, pababa hanggang sa kanyang kamay, makikita nyo guys na grabe rin yung details. Lalong-lalo na yung mga hubog ng kanyang muscle dito sa kanyang abs, sa kanyang legs. Sobrang ganda ng details. Kahit nakakaunti lang yung kulay niya guys, pero ang ganda niya pa rin tingnan. Buhay na buhay yung kulay ng ating figure. Kahit lalong-lalo na dito sa part ng yellow na to guys, sobrang ganda rin ng details niya. Makikita nyo yung mga accessories na kasama niya dyan hanggang sa kanyang likod. Ang ganda ng pagkakagawa hanggang sa kanyang boots or sa kanyang paa. Kung ganong kaganda at ganong kasolid ang details ng figure na to. Syempre makikita nyo yung mga butas dyan. Kung saan pwede nyo gamitin at ilagay yung kanyang base stand para hindi matumba ang ating figure. And yung kanyang cape, makikita nyo kung ganong kaganda rin yung details. And malambot lang siya dahil rubber lang siya guys. Sobrang solid ng figure na to. And ipapakita ko naman sa inyo yung mga accessories na kasama niya and kung paano sila ilagay para makita nyo rin at magkaroon din kayo ng idea kung ano ang itsura niya kapag may accessories na ang ating Batman figure. And guys, eto na nga pala yung iba pang accessories na kasama ng ating Batman figure. Makikita nyo dito yung kanyang grapple gun na ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura mamaya kapag nakalagay na sa ating figure. Syempre, makikita nyo rin dito yung kanyang mga batarang na mayroong nakakabit na rope. And dalawang klase siya guys, yung isa halata naman na ginamit niya na. And eto naman yung nasa side niya na pwede mong isabit doon sa side ng ating figure. Ipapakita ko yun sa inyo guys para makita nyo ang itsura niya kapag nakalagay na sa ating Batman White Knight figure.
And guys, simulan na nga natin i-check ang articulation ng ating Batman White Knight figure. Unahin natin yung kanyang head sculpt na pwede mong iangat hanggang dyan. Pwede mo siyang ibaba. Pwede mo rin siyang ikaliwat kanan guys, pero tumatama siya dito sa cape na to. And pwede mo siyang iikot guys dahil malambot lang naman yung part ng cape na yan. And meron din siyang movement na ganito sa kanyang shoulder kahit na tumatama dito sa cape. Magagalaw nyo pa rin siya ng ganyan at itataas ng ganito. Pwede mo siyang ibaba, pwede mong itaas ng ganyan. Pwede mo pa rin siyang iikot. And sa kanyang bicep, pwede mo siyang mabend ng hanggang dyan guys. Pwede mo siyang ibaba sa kanyang kamay, pwede mo siyang iikot. Pwede mong igalaw ng ganito. Dito pa rin guys, pwede mo pa rin siyang igalaw ng ganyan. And dito naman sa part ng kanyang abs guys, pwede mo siyang ikaliwat kanan, pwede mo rin siyang iikot. And pwede mo siyang itaas, pwede mo siyang ibaba, pwede mo pa rin siyang iikot ng ganyan. Sa kanyang legs naman, may aangat mo siya ng ganito guys. Ang ganda ng articulation nito, pwede mo siyang ibaba, pwede mo siyang isipa sa harap ng ganyan, kataas. Pwede mo siyang ibaba sa likod naman guys, pwede mo siyang i-bend ng hanggang dito. Pwede mo siyang ibaba sa kanyang paa, pwede mo siyang iikot, pwede mo siyang itaas, pwede mo siyang ibaba, and dito sa part ng kanyang paa, pwede mo itaas, and pwede mo ibaba. Kaya guys, marami kayong magagawang posing dito sa ating Batman White Knight figure. Kaya guys, i-check naman natin ang Batcycle na kasama ng ating Batman figure. Pero syempre guys, bukod nyo silang bibilin, pero magka-partner silang dalawa, kaya i-check naman natin yung kanyang Batcycle. And guys, eto na nga pala yung Batcycle na ka-partner ng ating Batman White Knight. Syempre, makikita nyo dito guys na talagang secure siya upang hindi siya matanggal or hindi siya gumalaw-galaw dyan. Kaya babalik ulit tayo guys kapag natanggal na natin ang ating Batcycle dito. And guys, eto na nga pala yung Batcycle ng ating Batman White Knight. Makikita nyo naman kung gano'ng kaganda ang pagkakagawa dito guys. Unang hawak ko pa lang sa kanya, masasabi ko na agad na sulit bilhin itong Batcycle na to. Makikita nyo naman yung details niya guys, dito pa lang sa gulong, yung pagkakagawa niya, yung rubber. Sobrang ganda guys. And syempre, umiikot din yan guys, kaya talagang ang ganda niyang i-display. Magagalaw-galaw nyo siya ng ganyan. Bagay na bagay talaga to guys sa ating Batman White Knight. Makikita nyo naman yung details niya guys kung ganong kaganda ang pagkakagawa. Dito naman sa ilalim, wala naman siyang masyadong details. Syempre, hindi nyo naman siya i-display ng ganyan. I-display nyo naman siya ng ganito guys. Sobrang ganda ng details. Makikita nyo naman kung ganong kaganda ang pagkakagawa nito. Kahit yung paint niya, sobrang simple lang guys. Pero hindi na masama. Maganda talaga yung pagkakagawa nito. And alam ko na i-extend tong part na to. Yon, makikita nyo naman guys kung ganong kaganda at ganong kagrabe ang itsura nito kapag dinisplay nyo na siya guys. Sobrang sulit, sobrang ganda at talagang sulit siyang bilhin. And ipapakita ko na sa inyo guys kung ano ang itsura niya kapag nakalagay na dyan ang ating Batman White Knight para makita nyo na ang kabuuan ng ating Batman White Knight figure kasama ng kanyang Batcycle. And guys, eto na nga pala, isasakay na natin ang ating Batman White Knight dito sa kanyang Batcycle. Pero oo nga pala guys, makita nyo yung kamay ng ating Batman figure, magkaiba sila. And wala nga pala siyang kasamang alt hands na pwede mong ilagay yung parehas niyang kamay dito sa kanyang Batcycle. Etong isa, naka-close lang siya. Kaya depende na sa inyo guys kung anong klaseng posing ang gagawin nyo sa inyong figure kasama ng kanyang Batcycle. Eto naman guys, pwede nyo siyang ilagay dito. Pero sa akin guys, kahit simpleng posing lang, pwede nyo nang gawin sa ating Batman figure. And papakita ko sa inyo kung anong klaseng posing yung naiisip ko sa kanya ngayon. Pulang natin siya ng ganyan. Ayusin lang natin yung kanyang cape. And itingin lang natin siya ng ganyan. Makikita nyo na agad kung ganong kaangas ang ating Batman White Knight figure kasama ng kanyang Batcycle. And kung ayaw nyo na ganyang kahaba yung kanyang Batcycle guys, pwede nyo siyang ibalik. Or paiksiin ng ganyan. Kayo naman ang bahala guys, makikita nyo kung ganong kaganda ang ating Batman White Knight figure. Kaya masasabi kong sulit talagang bilihin ang parehas na to. And oo nga pala guys, kailangan nyong bilhin sila ng magkahiwalay. Hindi sila nabibili ng magkasama. And ako na magsasabi sa inyo guys, talagang sulit siyang bilhin. Lalong-lalo na kung mahilig kayo sa mga Batman figure, saktong-sakto siyang idagdag sa inyong mga collection. So guys, anong masasabi nyo sa ating Batman White Knight figure and Batcycle? Para sa akin guys, sulit bilhin ang pares na to. Lalong-lalo na kung collector kayo ng mga Batman figures, sobrang gandang idagdag sa inyong collection to guys. Lalong-lalo na nakasakay siya sa kanyang Batcycle guys. Makikita nyo naman kung gaano silang kaangas tingnan. Kaya guys, kung na-enjoy nyo ang video na to, pwede na kayo mag-comment and mag-like. And kung gusto nyo rin i-share sa inyong mga friends na mahilig sa laruan, ay okay na okay din naman. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel,
pwedeng-pwede na kayong mag-subscribe. And kung gusto nyo pang maging updated sa mga susunod ko pang videos, pwedeng-pwede nyong i-like ang ating Facebook page na Mark Checks para maging updated kayo sa mga susunod ko pang videos. Kaya guys, maraming maraming salamat ulit sa panonood at suporta, and ingat!